Ilang Chinese militia vessels at warship na tila bang namamasyal lang sa ating teritoryo sa West Philippine Sea ang pinaalis ng Philippine Coast Guard. China mas lalong nanggigil at lumapit pa sa ating teritoryo habang nagpapatrolya ang ating PCG sa West Philippine Sea at binaliwala ang ating bantay-dagat. Ayon sa Philippine Coast Guard, ito raw ay tila nanunubok sa ating mga Coast Guard na ipakita ang kaya nilang gawin kahit pa ito ay binabakuran na ng barkong pandigma ng Pilipinas. Hindi pa malinaw sa PCG kung ano talaga ang estratehiya na ginagawa ng Chinese warship para ito ay lumapit pa sa kanila. Ito ay namataan malapit sa Pag-asa Island kasama ang iba pang Chinese militia na may layong 147 nautical miles mula sa PCG. Base sa report ng BRP Andres Bonifacio, barkong pandigma ng Pilipinas, na monitor di umano nito ang isang warship na nag-iikot at tila palapit pa sa kanila na may watawat ng People's Republic of China at markado ng Chinese character. Agad na nag-radio challenge ang BRP Andres Bonifacio habang minomonitor ang galaw ng barko gamit ang radar. Lumapit rin ang Philippine Coast Guard vessel upang makita ng malapitan ang aktibidad ng nasabing Chinese warship sa karagatan na sakop ng Pilipinas. Walang sagot o natanggap na verbal response ang PCG mula sa warship ng China. Sa kadahilanan na ito ay ginamitan ng PCG ng long-range acoustic device nito upang ipahatid ang verbal challenge sa warship at paalisin ito sa ating teritoryo. Ito ay mistulang nagmatigas pa sa una at hindi pinapansin ng PCG. Matapos ang ilang oras na pagpapaalis rito, mas lumapit pa ang PCG at dito na sumagot ang Chinese warship na panatilihin lamang ang layo nito at nagbanta ng mapipilitan itong gumamit ng armas kung ito ay patuloy na lalapit pa sa kanila. Pero hindi nagpatinag ang ating PCG at patuloy pa rin itong lumapit sa barko ng China at dito na gumalawan na sabing warship palayo sa PCG at sinundan ito ng PCG upang masigurado ang pag-alis nito sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ito ay bahagyang tumigil sa kanlurang bahagi ng Pag-asa Island kasama ang iba pang mga Chinese militia. Ayon sa PCG, ito ay isang halimbawa at pagpapakita ng Pilipinas sa China na hindi tayo pumapayag na may makuha pa o masakop pa ng People's Republic of China ang iba pa nating teritoryo. Ano sa palagay mo, ka-RC, ang matapang na ginagawa ngayon ng ating Philippine Coast Guard? Huwag niyong kalimutan i-comment sa baba para ito ay ating mapag-usapan. Sana nagustuhan mo ang mga balitang ito. Hanggang sa muli, God always be with us. See you.